ating alamin kung paano nga ba nagsimula ang Ateneo La Salle rivalry. Pero bago yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button for more Philippine sports history. Kapag napag-uusapan ang basketball rivalry sa Pilipinas, ay masasabi na dalawa lang ang mismong tumatak sa ating kultura. Una ay ang Crispa-Toyota rivalry, pangalawa naman ay ang Ateneo La Salle rivalry. Sa kabanatang ito ay ating tatalakayin ang pinagmulan ng kanilang pakikipagkompetensya sa men's college basketball at sino nga ba ang mas nanaig sa pagitan ng dalawang kolehiyo. Itinuturing na dalawa sa pinaka-prestigyosong paaralan sa Pilipinas, ang Ateneo at La Salle ay parte ng original founding members ng NCAA o National Collegiate Athletic Association dito sa Pilipinas na nagsimula pa noong 1924. Ayon sa author ng Blue Bubble, Gangrene na si RJ Ledesma, ang alita ng dalawang eskwelahan ay mula pa noong 19th century dahil sa hindi pagkakasundo ng dalawang congregation na Jesuits ng Ateneo at Brothers of the Christian Schools ng La Salle. Pero ayon naman sa isang urban legend, noong 1939, nagsimula ang alita ng dalawang paaralan nang matalo ng La Salle ang Ateneo sa kauna-unahan nilang pagkikita sa finals, kung saan nabalita na binato ng La Salle fans ng fried chicken ang gate ng Ateneo sa dati nilang campus sa Padre Paura. Ito ay matapos pagharian ng Blue Eagles ang elimination round, ngunit nabigong makuha ang kampyonato dahil sa pagkabigo nito sa finals kontra sa Green Archers. Makalipas ang dalawang dekada, muling nagkita ang Ateneo at La Salle sa 1958 NCAA Finals, kung saan muling nagkampyon ang reigning champions na Blue Eagles at nabigong pigilan ng Green Archers ang pangatlong back-to-back championships ng Ateneo sa kasaysayan ng NCAA. Masasabi na ang Ateneo at San Beda talaga ang may totoong rivalry noon sa NCAA dahil ang dalawang eskwelahan lang ang nagsasalitan ng mga kampyonato bago lumipat ang Ateneo sa UAAP. Nabuo ang UAAP noong 1938 nang lumipat ang apat sa founding member ng NCAA na FEU, NU, UP at UST upang bumuo ng bagong asosasyon. Makaraan ang 14 na taon pagkatapos nilang itayo ang NCAA. Bago tuluyang lumipat ang Ateneo at La Salle sa UAAP, ay nagkita sa huling pagkakataon ang dalawang kuponan para sa 1974 NCAA Finals, kung saan tinalo ng La Salle ang Ateneo sa score na 90-80 sa pamumuno ni Lim Engbeng. Sa pagkatalo ng Blue Eagles sa season na yon, ay siya namang pagbawi nito sa kampyonato ng back-to-back championship titles para sa 1975 at 1976 seasons bago tuluyang lumipat ang Ateneo sa UAAP noong 1978 nang matalo sila ng San Beda sa finals at hadlangan ang pangalawasanang tripit ng Ateneo sa kasaysayan ng NCAA. 8 taon nang lumipas bago sumunod ang La Salle sa UAAP noong 1986 para ipagpatuloy ang nasimulang rivalry sa pagitan ng dalawang kuponan. Sa unang 5 taon ng pagsasama ng Ateneo at La Salle sa UAAP ay nagkaroon agad ang dalawang kuponan ng parehong back-to-back championship titles. Napagtagumpayan ng Ateneo ang 1987 at 1988 UAAP titles, samantala ang La Salle ay bumawi sa 1989 at 1990 para makuha ang kanilang kauna-unahang back-to-back championship sa college basketball. At ito ay sa pangunguna ng isa sa pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng UAAP na si Jun Limpot na naging 3-time MVP para sa Green Archers. Pagkaraan ng isang dekada ay muling naghari at tuluyang naungusan ng La Salle ang karibal nitong Ateneo dahil sa pagkakaroon nito ng forfeit sa UAAP mula 1998 hanggang 2001 season
sa tulong ng mga star players nito na sina Don Aliado, Renren Ritualo, Willie Wilson, Mike Cortez, Mac Cardona at Joseph Yeo, sa pamumuno ng alumni na si Coach Franz Pumaren. Ngunit sa panglimang sunod na kampyonato sana ng Lasal ay hinadlangan naman ito ng Ateneo at ng 2002 star-studded lineup nito na sina Enrico Villanueva, L.A. Tenorio, Rich Alvarez, Larry Fonacher, Wesley Gonzalez, JC Intal, Jack Chia at Doug Kramer, kung saan muling nagkampyon ng Ateneo makalipas ang 14 na taon mula nung huli nilang kampyonato. Makaraan ng 5 taon ay unti-unti na drop ang mga star players ng parehong kupunan. Ngunit napaltan naman ito ng bagong manlalaro kung saan muling nagkita ang Lasal at Ateneo sa 2007 playoffs. Ang Green Archers ay may twice to beat advantage sa semifinal round kung saan nakuhang manalo ng Blue Eagles sa unang game sa score na 65-64. Ngunit sa do or die game noong September 30, 2007 ay hindi na pinalagpas ng Lasal ang pagkakataon na muling makapasok sa finals at tinalo nila ang Ateneo sa score na 65-60. Makaraan ng 1 linggo at 2 championship games ay tinalo ng Lasal ang undefeated sa elimination round na UE Red Warriors sa tulong ng 2 co-finals MVP na sina JV Casio at Pocholo Villanueva at mga star players nito na sina Rico Meyerhofer at T.Y. Tang na makuha ang pang-7 UAAP championship ng De La Salle Green Archers. Noong araw at taon na yon ay nagkaroon pa lamang ng 3 kampyonato ang Ateneo simula nang sila ay lumipat sa UAAP. Dahil dyan ay sa sumunod na 5 season ng UAAP Men's Basketball ay pinagharian ng Ateneo ang torneo sa pangunguna ng head coach nito na si Norman Black na manalo ng 5-peat simula 2008 hanggang 2012 bago tuluyang lumipat si Norman sa PBA para sa kupunan ng Talk and Text sa kadahilan ng paglisan ni Coach Chot Reyes para sa Smart Gilas Pilipinas. Ang ilan sa mga key players ng 5-peat na yon ay si Narabe Al-Husseini, Nonoy Baklaw, Jai Reyes, Chris Chiu, Ford Araw, Eric Salamat, Ryan Buenafe, Eman Monfort, Kiefer Ravena, Kirk Long, JP Eram, at Nico Salva. Ang veteranong coach na si Bo Perasol naman ang nagmistulang pumalit sa pwesto ni Norman Black, ngunit hindi nito nagawang ipagpatuloy ang pang-6 na sunod na kampyonato sana ng Blue Eagles at sinamantala naman ito ng Lasal dahil sila ang nagkampyon sa taong 2013 sa pamumuno ni Jeron Teng at Coach Juno Sauler. Noong mga panahon na yon ay panandali ang nagtabla ang total na kampyonato ng magkabilang panig na tig-8 championship titles. Nadagdagan pa ito ng Lasal ng 1 kampyonato noong 2016 ngunit sa bagong head coach na si Aldin Ayo at sa pangunguna ng 2-time MVP na si Ben Embala at 2-time finals MVP na si Jeron Teng. Ngunit sa pagdating ng dating Gilas Pilipinas coach na si Tab Baldwin para palitan si Bo Perasol bilang Ateneo head coach ay agarang nagbago ang UAAP landscape dahil sa muling paghahari ng Ateneo. Dahil pagkatapos magkampyon ng Lasal noong 2016 ay nagsimula na ang rebuilding ni Coach Tab Baldwin sa Ateneo at pangunahan ang tripit nito mula 2017 hanggang 2019 sa tulong ng 3-time finals MVP na si Terdy Ravena. Ating paghambingin ang 2 kupunan sa 5 kategorya na NCAA Championships, UAAP Championships, UAAP Head-to-Head Matchups, UAAP Rookie of the Year, at UAAP MVP para masukat kung sino ba talaga ang mas nanaig sa pagitan ng Ateneo at Lasal. Bago lumisan ang Ateneo sa NCAA noong 1978 ay nakalikom na ito ng 14 na kampyonato para sa torneo. Samantala, ang Lasal naman ay nakalikom pa lamang ng 5 kampyonato bago ito lumipat sa UAAP noong 1986.
Nang nagsilipatan na nga ang dalawang kuponan sa UAAP, ang Ateneo ay nagkaroon na ng 11 kampyonato at nananatiling reigning champion sa kanilang pang-tripit nitong 2019. Samantala, ang Lasal naman ay nakalikom na ng 9 na kampyonato at huling nagkampyon noong 2016. Nagtala naman ang kanilang UAAP head-to-head matchup ng 52-37 pabor sa Ateneo, kung saan ang 7 panalo ng Lasal ay napabilang sa Ateneo sa kadahilan ng paggamit ng ineligible players ng Green Archers sa pamamagitan ng pagpepeke ng dokumento nito noong 2003-2005 UAAP seasons. Sa usapang UAAP Rookie of the Year naman, ay nakarecruit na ang Lasal ng 8 Rookie of the Year kumpara sa Ateneo na may 6 pa lamang. Ang prestigyosong individual award na UAAP MVP ay pinangungunahan ng Lasal dahil sa 9 na MVP awards na napanalunan lamang ng 4 na Green Archer, dahil ang bawat isa ay may at least 2 MVP award, at natatangi si Jun Limput lang ang nagkaroon ng 3 UAAP MVP bukod kay Alan Kaidik ng UE. Samantala ay hindi naman pahuhuli ang Ateneo na may 8 UAAP MVP awards. Sa ngayon ay masasabi na lamang ang Ateneo sa overall comparison ng historical performance ng Ateneo Lasal rivalry, at ang kanilang naging strategy sa pagbuo ng winning teams ay nagsisimula sa pag-hire ng pinakamagaling na college coach. Samantala, ang Lasal naman ay masasabi na may pinakamahusay na scouting at recruiting kumpara sa ibang eskwelahan sa UAAP. Bago natin tapusin ang video na ito, ay atin munang bigyang pugay ang mga natatangi manlalaro ng bawat kuponan na naging parte ng Ateneo Lasal rivalry. At special mention na rin sa dalawang basketball patrons sa Pilipinas na si Manny Pangilinan at ang yumaong na si Danding Kuwangko. Itong video na ito ay isang pagpupugay sa greatest college rivalry in Philippine sports history. Kung gusto pang makaalam ng iba't ibang sports history sa Pilipinas, ay i-comment ang iyong video suggestion at pakipress na rin ang like button bilang suporta sa ating mga videos. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa bago nating content. See you on the next episode.